Ayan, hello, 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 good morning sa ating lahat. Pasensya na sa aking boses, medyo paus pa. For today's video guys, ay pupunta ako ng Batu Cave at Genting Islands. Nakakaloka! At ayan na nga, ang aga ko ngang nagising at from KL Central, pupunta tayo sa, anong station nga ba yun? Imbi guys, imbi kayo dyan, nakakaloka! At ayan na nga, may pa-video-video pa si Mayor. Eh, malilate ka na dahi. 9:15 ang aming call time. Pero dumating ako sa bus, mga 9:16 or 18 na. Pero inantay naman nila ako. 9:15 ang call time. Pero 9:30 kami umalis or 9:35. Inaantay talaga nila yung mga taong katulad ko na palating late. Siya nga pala guys, nabook ko itong tour na to. For Batu Caves and Genting Island ng mga around $27 sa Klook. At included na po yung bus transfer or yung bus ride tsaka yung ticket na cable car papuntang Genting Islands. Sa Times Square pala ang meeting point. Nakakaloka. At ayan na nga, dumating na kami sa Batu Caves after 15 or 20 minutes. At ayan na nga, papasok na kami. Sabi ng aming tour guide, meron lang kayong isang oras na maglagi dito sa Batu Caves. Dumating kami ng around 10 o'clock and kailangan na sa bus na kami by 10:55 or 11 o'clock. Or else, iiwan ka talaga nila. Pero they will try naman na tawagan kayo just in case lumampas kayo ng isang oras para i-remind kayo na, halika na girl, maiiwan ka na, charis! Hindi pala ito yung first time ko na pumunta ng Batu Caves. Nakapunta na ako noong 2019 at umakyat din ako noon. For today's video guys, umakyat din ako para sa inyo, charis. Yeah, umakyat din ako at ayan na nga, grabe, nakakaloka itong mga monkey na to, dai. Juicy pa ang gusto, Pringles ang kainin. At ayan na nga, nakaakyat na ako sa pinakatuktok guys, as in sobrang nakakapagod, pero mas sobra akong napagod noong 2019. Hindi ko alam kung bakit, siguro medyo jubis-jubis pa ako noon at ngayon medyo fit na. Ngayon kasi hindi ako masyadong napagod eh. Napagod din pero hindi katulad nung 2019. At ayan na nga, pumasok ako sa isang temple at kailangan nyo pong, guys, kailangan nyo pong hubarin yung sapatos ninyo at medyas lang po yung matitira kapag papasok kayo sa isang templo. At ayan na nga, may naabutan pa kaming nagdarasal at nagsasagawa ng seremonya. After a few minutes or a few seconds, umalis na rin ako at bumaba na kasi nga malapit na yung aming call time na bumalik ng bus. Siguro mga 10:30. Eh magkoconsume pa ng maraming oras o kaya ilang minuto pababa ng templo. At ayan na nga, medyo sobrang umulan na guys, as in ulang-ulan, nakakaloka. Pero itong mga apamday, hindi nagpapapigil dahil sa ulan, umaakyat pa rin sa taas ng templo. Marami ring mga food na binibenta around the area, kagaya nitong rambutan na binili ko for 10 ringgit. Naku day, as in sulit na sulit itong rambutan day kasi umabot hanggang hapon day. Yan lang ang pinapakop nung nasa bus ako, except of course sa mga lunch ko doon sa may Genting Islands. Pero itong rambutan, as in sulit na sulit guys, kaya bumili kayo ng snack bago sumakay ng bus. Sabi ng aming bus driver, hindi pwedeng kumain, pero alam nyo na, kumakain pa rin ako ng patago. Nakakaloka! At after how many minutes, umalis na nga ka. Bago nagsimula ang aming journey papuntang Genting Islands, ay dumaan muna kami sa isang pasalubong center. Sabi ng tour guide namin, dadaan kami doon para makapag-CR kasi daw walang CR doon. Pero guys, huwag kayong maniwala, may CR sa Genting Islands. Highlands, I'm sorry. Highlands pala yun. Ayan, since hindi naman talaga ako nakapag-breakfast, ayan, lumagok ako ng kape. Pre-ano lang yan, guys? Pre-taste. Nakailang lagok ako, guys. Siguro umabot ako ng mga 3 or 4 na lagok ng kape na pre-taste naman. At least free, hindi mo babayaran. Meron din itong kasamang snack na parang durian emmerut.
Ayan, tikman na natin guys. Nakakaloka. Tumikim din ako ng parang durian. Di ko alam. Basta durian yung feeling na parang biscuit. Ang sarap niyan guys, as in. Pero hindi naman ako bumili. Kasi nga, sobrang ang mamahal. Bibili na lang tayo ng mga pasalubong items sa mismong pasalubong center. Nakakaloka. At ayan na nga, after 20 minutes or 30 minutes, umalis na kami papuntang Genting Islands. Dinistribute na rin yung aming round trip ticket. Dalawa yung ticket na ibibigay sa inyo guys. Yung una ay papunta at yung pangalawa naman is yung pabalik. At after how many minutes ng pag-i-explain ng aming tour guide, ay ayan, nag-start na rin ang aming journey papuntang Genting Islands. Sabi niya, aabutin daw kami ng mga isang oras from Kuala Lumpur papuntang Genting Highlands. Hindi island ha, Highlands. Kaya ayan guys, nagka-camera-camera na lang, nagbibideo-video na lang ang lola nyo sa taas ng bus. Napakaganda talaga, para kaming umaakyat ng Baguio nito. Nakakaloka. Ang daming mga mountainous area na nadaanan namin. Nakakaloka dahi. Sabi niya, sobrang lamig daw dun. Ayan, ilang meters na lang. Nasa Genting Highlands na kami. Nakakaloka. At ayan na nga, dumating na kami sa mismong kung saan yung terminal ng cable car papuntang Genting Highlands. At ayan nga guys, pinark ng driver yung aming bus sa pinaka ground floor or basement. Nagbanyo check din ako guys, at sobrang linis ng aming banyo dito guys. I mean aming banyo, nakakaloka ka girl. At ayun na nga guys, umalis na kami papuntang Genting Highlands. Sasakay ata kami dito ng cable car papunta doon. At ito ata yung pinaka-highlight ng aming trip or tour. Kasi nga, ito talaga yung binayaran namin ng mahal. Pero ito kasama na sa package ng aming tour package na binayaran namin for $25 or $27 ata. At ayan na nga, hindi naman siya nakakatakot or nakakalula. Takot ako sa heights, pero hindi naman ako natakot nung nasa loob na ako ng cable car. Medyo nakakatakot lang sa una, pero pag nasanay ka, nasanay! 10 minutes ka lang doon. Ay nako, 10 or 15 minutes lang kayo guys. Pwede kayong dumaan sa may temple on the way papuntang Genting Highlands. Pero ako, ang ginawa ko, dumaan na lang ako nung pababa na. Dumiretso na ako sa Genting Highlands. At ayan na nga guys, after 10 to 15 minutes, dumating na rin kami sa Sky Avenue kung saan located yung Genting Highlands. Sabi nila, meron daw ditong mga casino, merong mga magagandang mga stall ng mga unique brands, meron ding mga masasarap na mga restaurant or mga pagkain na pwede niyong matikman. Kaya lang ang mamahal dito guys, nakakaloka. Kaya eto, may nahanap ako na medyo affordable at mura. Marami din mga mas affordable pa kesa dito, pero ito yung napili ko. Ayan na nga guys, meron sila ditong mga nasi lemak na merong sambal na paboritong paborito ko guys. Ay nako, nakakaloka, at medyo matagal-tagal nga yung inantay ko bago dumating yung aking order guys. Inabot din ng mga 10 to 15 minutes. Pero sulit na sulit naman yung pag-aantay guys. Nagustuhan ko siya lahat except sa isang parang curry na beef or tinatawag nilang parang rendang. Hindi ko nagustuhan kasi ang sarap-sarap nung unang rendang na natikman ko doon sa may Saudi.
sa isang Malaysian restaurant ang salap ng kanilang beef rendang doon. Pero dito, hindi siya masyadong masarap guys. As in, lasang-lasa ko yung mga Indian spices na hindi ko naman gusto. Kaya inuna ko ngang tikman itong nasi lemak na merong parang fried na ano to, parang fried fish. Dried fish at meron ding sambal, meron ding itlog. Siguro nasa 7 or 9 ringgit itong meal na to. At next ko ngang tinikman, itong satay naman. Ang sarap, super duper na malasa yung chicken satay guys. Dapat 6 ata yung pieces ng satay dyan. Pero sabi nila ubus na daw kaya 4 na lang yung nabigay sa akin. To compensate, binigyan naman ako nila ng ibang option. Sabi nila, bigyan ka na lang namin ng 2 stick ng parang siomay. Kaya tinanggap ko na lang para may matikman naman akong iba. Ang sauce ng satay dyan is parang peanut sauce. Para siyang peanut na gravy, ewan ko ba? Super sarap. Ayan guys, yung pang-compensate nila sa nawalang 2 stick ng satay. Yung parang siomay. Sana nga walang pork dyan. Na-realize ko, nung pauwi na ako, sabi ko baka may pork itong ano na to, siomay na to. Pero ang sarap guys, na-enjoy ko siya ng bonggang-bongga. Napakasarap ng sauce or yung parang sweet chili sauce, pati na rin yung mismong siomay. Nakakaloka! Ayan guys, ang next ko namang tinikman ay itong beef rendang. Nakakaloka, hindi ko talaga siya nagustuhan. As in, super duper thumbs down. Kasi yung karne, nakakaloka, parang shredded naman. Hindi na siya namumuo ng konti. At saka yung mga spices at mga herbs na nilagay is napaka-strong. As in, hindi talaga masarap yung lasa guys. Kaya pilit ko na lang yung kinakain kasi nga sayang naman yung ibinayad ko at hindi mo naman pwedeng isauli at mag-ask for refund or ng ibang pagkain. Nakakaloka. Pilit ko na lang ginugusto kasi ayokong masayang yung aking perang binayad. Charis! At ayun na nga guys, after kong kumain at mabusog, bumaba na rin ako. I mean, nagsimula na yung aking journey pababa. Kasi nga, doon sa may Genting Highlands mismo kung saan yung mga kasino, wala palang public restroom. Kaya ayan, bumaba na ako guys. Dumaan muna ako dito sa parang Chinese temple para mag-picture-picture at para na rin tingnan yung mga attraction dito. Hay nako guys, nakakaloka. Ang ganda dito guys. Feeling ko, mas maganda pa doon sa mismong Genting Highlands. Isa ito sa mga attraction guys. May elevator pababa at paakyat ng temple. Kaya hindi ka talaga mapapagod dito guys. After kong mag-picture-picture at makita yung view doon, ay pumunta na ako pababa kasi nga 2:30 na guys. Meron na lang kaming 2 oras para mag-ikot-ikot sa mismong mall doon sa baba. Kaya ayan, pababa na ako before mag 3 o'clock kasi nga ayoko namang mahuli at antayin ng bus. Nakakahiya na, parati na lang late ang lola nyo. At ayan na nga guys, nakababa na ako. Open pala itong Genting Highlands ng 7 a.m. to 11 p.m. At ayun na nga, nag-banyo check ulit ako. Ang linis talaga ng kanilang bathroom, nakakaloka. At ayan, 4:30 na, nag-aantay na lang kami dito ng aming bus. 4:45 dumating ang aming bus driver. Nakakaloka. Pagod na pagod ang lola nyo. At ayan, pabalik na kami ng syudad ng Kuala Lumpur. Hanggang dito na lang guys. Babush! Please comment, like, and subscribe. Charis!